Halos manigas ang buong katawan ko sa sobrang takot ko noon. Nakakahiya mang aminin na umurong yata yung bayag ko ng mga oras na yon. Nagpalipas ako ng gabi kina nanay na hindi naman kalayuan sa simbahan. Nagulat nga si nanay. Oh, anong nangyari? Bakit dito ka matutulog? Nag-away ba kayong mag-asawa? Tanong ni nanay. Hindi ko sinabi kay nanay ang nangyari. Pero gayon na lang ang pagtataka nito. Dahil nangangatog daw ako pagdating ko sa bahay. Pinagalitan pa nga ako noon ni nanay dahil hindi ko nailock yung padlock ng gate ng simbahan. Sa pag-aapura ko makalis, nanatiling tigong mabibig ko kinabukasan. Sabi ko na lang kay nanay, namimiss ko na kayo, kaya dito ako natulog. Wika ko. Malutong namang tumawa si nanay. Ay, ang mamas boy kong anak. Sambit nito. Nag-apura na akong bumalik pagkatapos kong makapag-almusal kina nanay. Nakahinga naman ako ng maluwag nang siyasatin ko ang simbahan na walang sino mang nanloob. Kasi paniguradong matutulad kami sa dating caretaker na pinalayas kapag nagkataon na may hindi magandang nangyari sa loob ng simbahan. Natuon ang pansin ko sa nakabuyangyang na lupa na pagtataniman ko ng mga gulay. Ilang araw ko na rin yung hindi natutuloy dahil inuna ko ang paglilinis sa harap ng simbahan at pagtatanim ng mga halamang namumukadkad. Iyon na nga ang araw na ipinagpatuloy ko ang pagbubungkal ng lupa. Nasa kondisyon ang katawan ko noon sa pag-aasarol ng lupa na gagawin kumplat ng pagtataniman ng pechay. Maya-maya ay may kung anong masamang amoy ang nalanghap ko. Ginala ko ang paningin ko na baka may dagang nabubulok sa paligid. Habang lumalalim ang pagbubungkal ko sa lupa, ay lalo ring tumitindi ang amoy ng nabubulok na hayop at parang ikakabaliktad ng sikmura ko. Ititigil ko na sana ang pagbubungkal dahil hindi ko na makayanan ang amoy. Pero parang may nagtulak sa akin na ituloy ko lang ang ginagawa ko. Kinikilabutan ako habang patuloy na binubungkal ang lupa. At narinig ko na naman ang nananagoy. Sa pagkakataong yun, ay humihingi na ito ng tulong. Sa pagkataranta ko, sobrang napalakas at napabilis ang pag-asarol ko. Hindi ko inaasahan ang tumambad na yun sa akin. Halos mawalan ako ng malay sa nakita ko. Mga daliri ng paa ng tao. At naaagnas na ito. At inuugot na. Hindi ko na nakayanan at nireport ko agad sa barangay. Agad naman nagsadya ito at kinontak din ang mga pulis para maimbestigahan ang bangkay. Ayon sa investigasyon ng pulis, matagal na itong hinahanap ng pamilya niya kundi ang dating asawa ng caretaker na pinalayas sa simbahan dahil sa bisyong pag-inom ng alak. Bukod pala sa pagiging lasinggero, ay gumagamit din ito ng ipinagbabawal na gamot at niraraos ang sesyon sa nasabing kwarto. Siya ang main suspect sa krimen na pinaghahanap ng otoridad. Hindi naman nagtagal at kusang loob na sumuko at umamin ang dating caretaker sa pagpaslang sa asawa niya. Nagawa daw niya yun dahil sa matinding selos at lutang sa ipinagbabawal na gamot. Naramdaman ko noon ang sobrang galit sa lalaking yun. Kahit lubos ang pagsisisi sa mga ginawa niya, nararapat lamang ang kasong ipinataw sa kanya. Para sa pamilya ng naulila niya ay hindi pa sapat ang parusang yun. Dahil hindi nila matanggap ang karumal-dumal na pagpatay sa kanilang kaanak. Minahal at iningatan, subalit sa isang iglap lang ay kinitil ang buhay ng isang walang kwentang lalaki. Nakarating naman ang pangyayari sa namamahala sa simbahan at ito na mismo ang nagpamisa para sa ikatatahimik ng kaluluwa ng nasawi. Pinabasbasan ko naman kay Father Rolly ang kwarto namin, pati na rin ang lugar kung saan na-recover ang bangkay ng babae. Pagkatapos nga noon, panatag na sana ang kalooban at isip ko
Nang biglang kinabahan na naman ako kasi may tumawag sa akin na parang kaboses ng asawa ko. Pero imposibleng mangyari dahil katatapos lang nitong mag-text na hindi muna sila uuwi dahil susulitin daw ang bakasyon sa mga biyanan ko. Sa labas ko narinig ang boses na yon at dalawang beses pang inulit. Sabi ko pa nga, baka importante ang pakay sa akin. Kaya binuksan ko ang bintana para malaman kung sino yung makulit na tumatawag sa akin. Pero gayon na lang ang pagkagulat ko sa nakita. Ang babaeng pinas lang ang naroon. Maaliwalas na ang mukha nito na may ngiti. Hindi nagtagal, unti-unti itong naglaho sa kinaroroonan niya. Naintindihan ko ang pahiwatig nito. Nagpapasalamat siya dahil naging daan ako para matahimik na ang kaluluwa niya. Batid ko rin sa sarili ko na hindi na siya magpapakita sa akin at magiging masaya na sa bagong lugar na kanyang kinalalagyan. Ha 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 ha